Good morning, guys. Bale ngayon ang gagawin ko. Mag-dewar. Ito yung mga ginagamit kong dewar. Sa Shopee lang mabibili ito. Makikita nyo doon. Mabilis naman yung delivery kahit nasa province ako. Ito rin yung isa. Bali, ginagamit ko dalawang klase, hindi yung isa lang. Para at least kung merong hindi kaya na itong isa, kakayanin itong isa. At saka kung magde-deworm kayo, parating yung tignan yung naka-indicate na kaya ang tipworm. Kasi yun ang pinaka-ano eh. Ang tipworm kasi, hindi siya blood-sucking parasite. Hindi siya tulad ng mga ibang ordinaryong bulate. Kaya kung gagamit kayo ng ivermectin, malamang hindi niya ito mapapatay. Kasi ang tipworm, hindi siya nagsasak ng blood ng kahit sa tao, talagang hindi siya. Kumbaga, special talaga yung ginagamit na deworm para mamatay ang isang tipworm. Yan ang kalimitan dahil yung pinsan ko na nurse sa Ilocos. Kasi sa Ilocos, mahilig doon ang pinapaitan. Minsan meron yung kilawin pa na hindi masyadong nakukuk. Yung ginagawang pinapapait, yung pampapait, minsan malimit may mga paglog ng tipworm. Kaya madalas doon, sabi niya, doon mo lang mabibili yung mga special na pang deworm ng tao na kayang patayin ang tipworm. Sabi niya. So, ang tipworm talaga, isa siyang kakaibang bulate dahil hindi siya nagsasak ng blood. Kaya mahalaga pag mag-deworm kayo, indicate na kaya ang tipworm. Ito naman ang isa sa mga ginagamit kong pang vitamins injectable. Pero maaaring magiging problem sa iba dahil natatakot mag-injection. Ako kasi nasanay na ako mag-injection kasi dati may mga manok akong panabong. Ito maganda to. Belamil or any B-complex injectable. Kung ano naman, itong pangtao lang to, mga generic multivitamins. At tignan nyo lang yung kanya. Ito maganda kasi may vitamin C, lahat na. At tignan nyo lang yung huwag masyadong mataas yung D3. Ito 400 IU lang. Yan. Sa mga generic ko lang ito nabili. Nasa 300 yata ito, 100 na piraso. Ito naman yung pang-injection ko, insulin. Bali, ang isang mahalaga rin talaga sa pagkain. Kahit sa raw, nangyayari yan. Hindi lahat ng walang kompletong pagkain. Kumbaga sa vitamins. Ang pinaka-main kwan kasi ng tao, hayop, ang iniisip natin, vitamins is source of energy, pero hindi. Ang talagang source of energy na kinakain natin ay yung protein, fat, at carbohydrates. Yung tatlo na yan. Pero ang mga carnivorous like dog, hindi nila kailangan ang carbohydrates. Main food lang nila is fat at saka protein. Yan lang talaga. Yung bone is calcium na rin yan. Kasi yan ang source of calcium nila, yung mga bone. Lahat-lahat na yan. Ngayon, kahit sa pinakamagandang pagkain ng dog food, hindi magagarantiya na kung ano yung sinabi niyang ingredients dyan o vitamins, mariretain niya. Kasi ang problem is transportation, saka storage, saka yung tagal.
kumbaga may overstock na. Kasi ang B complex, kumbaga to, water soluble at hindi sila masyadong hindi sila na ano sa init, mabilis silang mag mawala, maglaho. Kaya kahit na nakalagay diyan sa vitamins na may B complex yan, baka yan nawala na through heat, transportation, overstock yan. Hindi katulad ng mga pot soluble, hindi sila basta-basta nawawala. Kaya nga sabi nila, pag magluto, huwag i-overcook kasi nag-evaporate ang B-complex. Lahat na yan ang family ng B-complex kasi water soluble sila. Hindi naman sila pot soluble. So, ang pinapakain ko is raw. Ito, tinadtad ko. Kapag yung mga super liit pa, ginigiling ko. May mga bits-bits na to ng bone, fat, saka protein. Yan yung pinapakain ko. Pero, sabi ko nga, walang kompletong pagkain. Kaya, binibigyan ko sila ng vitamins din, D, saka B-complex. Yan. Saka sentrum, mga ganun. Basta, hindi yung consistent na paiba-ibang binibigay ko. Hindi naman yung isa lang na klase. Kasi, mas maganda rin yung paiba-iba. Para naman, kasi hindi naman lahat din ng vitamins kompleto. Ito, wala eh. Kung i-compare mo sa sentrum to, ang laki ng diferensya. Pero ang mahalaga lang, huwag kang mag-stick sa isang bagay kasi may tendency na meron palang contents yun na vitamins na masama sa loob. E kung parati mong ginagawa, mag-a-accumulate. Mayayari yung aso mo. Mga pinakamaedad na aso ko dito, siguro magpa 5 years na. Hanggang ngayon, wala pa akong problem sa kidney, sa skin. Yan ang kadalasan na dinadahilan. Allergy daw. At naggagalis daw ang aso. Pero kahit kailan, wala. Kasi ang talagang reason kung bakit nagkakaroon na tinatawag na lang allergy o skin problem is ang aso naman kasi meron na talagang kuto yan na hindi natin nakikita. Yung maliliit eh, yung mage sabi nila. Nakapaghumina ang immune system ng isang aso, doon na sila umaatake at nakikita yung sitwasyon na yun. Yun na yung nag-image, nagkakalbo, nagkakati, kamot ng kamot, yan na. Kaya ang mahalaga lang, para hindi sila magkaganon, is bigyan ng vitamins. Kasi ang vitamins is hindi nga siya source of energy, pero biocatalyst sila. Kumbaga, biocatalyst means sila ang tumutulong para mapaganda ang pag-absorb ng mga fat, protein, mga kinakain ng mga aso natin. Hindi sila yung mismong source. Kumbaga, pero sila yung nag-a-assist para mas gumanda. Kasi dati-dati sa ulo ko yung bawat isa eh, kung ano yung gamit. At ng vitamin A, for skin, eyes, ganyan, di ba? Ang B-complex naman, B1 yata is more on carbohydrate absorption, kung ano-ano. Basta yung mga yan kasi may mga certain, kumbaga may kanya-kanya silang papel sa katawan natin, kahit hindi lang sa aso. So, ang deworm naman, ito ang binabili ko sa Shopee din. Yung iba kasi, sinasabi kapag raw, kwan daw, suspect sa worm. Ang sa akin lang naman, dugpod man o raw, talagang may chance yan na magkaka-worm. Tapeworm man o ano man. Ang mahalaga lang is, kumbaga parang kasama na yan eh, kung sa tao, kung may tao, may daga. Ganon yun eh. May tao, may daga. Kasi yung daga, ang pinaka sinusundan naman yung mga pagkain ng mga tao eh. Ganyan din ang worm. Kung may tao, kung may mga hayop, kasama na yun sa buhay, hindi mo na maalis yan, pero makokontrol mo lang yung pagdami. So, maganda lang dyan is yung mag-deworm. Ang problem sa isang pag-deworm minsan, na napapansin ko, kahit nag-deworm sila, yung iba nagreklamo, idadahilan, kasi sila lang ang nag-deworm, hindi veterinary. Wala namang connection doon yun eh. Maaring may connection yun yung without enough knowledge nung nag-deworm. Kasi ang nakalagay sa indication is 1:1. Na kung 1 kilo, 1 ml. Para mas makasure ka doon,
isobrahan mo yung 1 ml mo kung 1 kilo siya. Kung 2 kilo siya, sobrahan mo ng 2 ml. Kasi mas maganda yung over konti. Dahil may tolerance naman, hindi naman yung mamamatay. Huwag lang naman yung 10 tabletas ibigay mo. Katulad na ito, kung ang isang tabletas nito nakalagay is 10 kilos, eh kung sumobra naman yung aso ng 5 kilos, ibig sabihin nun, ang ibigay mo is 1 tablet na. Kunyari, 6 kilos, lagyan mo na lang 1 tablet to make it sure, para hindi siya ma-under. Kumbaga, make sure na mamatay yung mga bulate. Pero kung 4 kilos naman, pwede mo eksakto ng 5 kilos. Mga ganun lang naman yan. Kasi ito yung magkaiba sila. Pag lumagpas to ng, kapag lumagpas ng 5 kilos, isang tabletas na. Pero naka-indicate, for every 1 tablet is 10 kilos. Pero kapag yung aso is 6 kilos, i-consider niya na ito ng 1 tablet. Pero ito hindi. So, mas tingin ko, mas effective tong indication nito na kapag lumagpas ng 6 kilos, i-consider mo ng 1 tablet. So, ang sinusunod ko ito. Ito sinabi, kung 5 kilos, 1 half tablet lang. Kaya ito ang sinusunod kong dosage para sa mga aso ko. Kumbaga, mas maganda yung masobrahan mo kasi hindi naman talaga yung kaya nagtataka lang ako, bakit yung iba na dideworm ng hina. Pero sa akin, mga aso ko, hindi naman ganun eh. Hindi ko lang alam kung hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Ngayon, ang gagawin natin, yung pag-deworm, after meal or before meal, wala naman naka-indicate dito eh. Kasi yan, madidissolve naman yan eh. So, kung ano, bigyan nyo kung gusto nyo, pagtaas kumain o kumain. Mahalaga, kiloin nyo. Okay guys, bali, papakita ko ngayon sa inyo yung pag-inject. Ito, nakalagay dito, small animals 0.25. Once a week. Any... Samba kumbaga eh... tanggalin yung hangin. Kahit na subcutaneous o intramuscular. Small dog. Ito, 5 months, Shih Tzu. Ginupitan ko na dahil nagkatanggal-tanggal na dahil nung medyo napabayaan at nagkasakit kasi sila ng parvo. Hindi mo na pwedeng paliguan. Yan. Pero ngayon, okay na sila. Yan siya. 6 months, white Shih Tzu. Yan. Pansin nyo, hindi naman siya payat. Yung pagkain niya, tama lang. Hindi ko siya ino-overfeed. Yan siya. Balik kapag sinabing subcutaneous, itataas mo lang yan. Yan. Ganyan mo. May halo sa... Magkakaroon ng halo sa gitna. Kapag intramuscular naman, pwedeng direkta na lang dito sa hita. Yung mga meaty part, yung mga may mga parts na malaman. Tatas lang to. Mas maganda kasi ang intramuscular, subcutaneous dahil hindi masakit. Yan. Mabilis lang. Huwag niyong papatagalin. Kasi mararamdaman niya dahil magalaw din siya minsan. Yan. Tapos ang deworm. Kilo natin. Come on. Oops, sorry. Wait. Oh, tatakot siya first time yun. So, bali 2 kilos and point. Halos 2 kilos and 1.8. So,
kung yung nakalagay dun sa instruction is nakalagay dun sa instruction is nakalagay dun sa instruction 5 kilos ang kalahati. Kumbaga common sense na lang gamitin natin. Tulad na ito, hinati ko. Hindi na naman siya nahati talaga eh. Mas maliit siya sa kalahati. Kumbaga, kung susundin natin yung 2.5, dapat to 1/4 pa. Pero kung lalagay ko na to, wala na. Hindi na siya magiging effective dahil masyadong maliit na siya. Anyway, kaya tabletas na rin to dahil nasa 5 months na siya. Para, kasi yung mga karamihan ng mga syrup, hindi nila kaya ang tapeworm. At ito, ang maganda lang ito, kapag mga puppy na nasusubuan, kapag yung time na nakailangan mong subuan, hindi na sila yung papalag. Ayan, up lang. Ayan. Yan lang ang advantage na simula ng puppy sinusubuan mo. So kahit na anong pagkain, basta masubuan mo ng by hand feed mo. So, bali, yun lang yung routine na ginagawa ko. Siguro ito, once a week o twice a week, ganyan. Yeah. Ako na rin yung nag-gupit. Ah, isa pala, ang iba kung hindi pa daw pwedeng gupitan. Wala naman, ang reason lang talaga kung bakit hindi pa pwedeng ipag-groom ang puppy. Kata dito, 5 months. Dapat, iba sabihin, dapat daw ano. Kasi yan, siyempre, vaccine pa siya, di ba? Pinabaksin natin at wala na naman makapagsabi kahit na vaccinated na siya. Kasi hindi lahat na napabaksin is na-immunize. But to make it immunize, you need to vaccine. Pero hindi ibig sabihin kapag na-vaccin is automatic immunize na siya. Medyo magulo pero kung intindihin mo mabuti, hindi lahat na nababaksin is na-immunize. Ibig sabihin, hindi lahat na nababaksin tumatalab. Kaya ang talagang precautions na ginagawa, kung yari ilalabas ganyan, to make it 6 months pataas. Kasi yan, hindi na masyado, kahit magkasakit, hindi kakayanan na nila. Pero ang logic talaga doon, kapag mag-vaccine ka at masyadong naaga natapos yung vaccine program niya, kapag 3 months or 3 months mahigit, i-vaccine mo ng isa. Kasi sa months na yun, sure na na mababang immune ang antibody nila at siguradong tatalab na yung vaccine. Kasi yan ang kalimitan bakit hindi tumatalab dahil ang puppy mataas ang antibody. Iko-consider niyang kalaban ang vaccine. Kaya hindi tumatalab. Yun talagang reason. Pero nagkakaroon na ng series para maiwasan yung sitwasyon na baka biglang nawala yung antibodies niya. Tapos hindi mo binaksin. Tapos biglang na-expose. Mahahawa siya. Kaya ginagawa series. Para at least ma-tsambahan mo yung time na bumaba yung antibody niya. At ito yung pagpakain ko sa kanya. Yan. Ganito lang. Huwag masyado madami. Yan. Ganyan lang. Ang mahalaga, kapag kinain niya, naghahanap pa siya. Huwag yung na-overfeed. Yung kapag kinain niya, may naiwan. Ibig sabihin na sosobrahan na yung pagkain niya. Yung iba naman kasi, isa pang problem dyan is, ang pagiging pihikan, isang sign niya na may sakit. May nararamdaman siya, grabe man o hindi. Kaya ang pinaka-best option niyo dyan, kung mahinang magkumain ng aso niyo, ipa-laboratory test niyo like blood chem, stool test, urine test, physical, punta nyo sa doktor. Kung okay naman lahat, ibig sabihin, healthy naman siya, pero mahina pa lang din. You need to control na yung hunger niya, i-control niyo yung pagkain niya. Tapos bigyan ng vitamins din. Para, kumbaga yung style ng pagkain niyo, ibahin niyo. Huwag niyo siyang bigyan ng kung ano-ano, kakain lang siya kung oras nung kain niya, umaga, hapon. Tapos, ibigay niyo yung tama lang nung naghahanap pa siya. Okay guys, ito. Kain na siya.
Yan. Yan. Dapat ganyan na. Kung may naiwan, ibig sabihin, sobra. Yan. So, ang maganda sa ganito, kapag hindi siya talaga kumain, hindi niya ginalaw, indications na yun na may sakit siya. Kung na-overfeed, minsan matatakot ka, kala mo may sakit yung pala, overfeeding lang yung nangyari sa kanya. Okay, guys? Ito yung kapatid niya rin. Ito yung kapatid niya. Lalaki naman to. Ganun pa rin, 0.25. Itaas nyo lang to. Itaas nyo. Yan. Bilisan nyo lang yan. Para hindi rin sila masaktan yung mga pang-insulin ang gamitin nyo. Para mas malit yung middle. Tapos, timbangin natin. Yan, 3 kilos siya. Wala siyang 1/2. Tignan natin. Ayan. Tulad na ito, ay, hindi naman talagang perfect yung pagkahati. So, ibibigay ko itong mas maliit kasi 3 kilos lang siya. Supposed to be kung 5 kilos. Ito. Ayan. Subo. Ang mahalaga lang sa raw, kung magpapakain kayo, parating may bone na raw din. Para yung dumi nila, hindi basa o ano. Saka hindi mabaw ang raw, yun ang advantage. Okay guys, yan yan. Ito ang raw. Kasi yung pwede mong hawakan, walang amoy. Yung dumi nila, ganyan. Kasi yan yung kanyang calcium yan eh, yung bone. Ang mahalagan na lang din sa bone, hindi naman kasi 100% na tutunaw yan. Nagiging fiber na rin nila yan. Kumbaga parang ang fiber kahit tayong papakain just to make the intestine clean. So parang yun na rin yung gamit niyan. At source na rin nila ng calcium. Ang isang kwan nun. Pero ang calcium, hindi naman basta-basta na-absorb yan. So we need to give vitamins like vitamin D3. Pero wag lang yung sobra-sobra. Para yung pag-absorb niya ng calcium, mas maganda. Kung may vitamin D3. Lalo kung parati lang sa bahay, sa loob. Lalo, kasi yung mga, kung parati naman sa labas, siyempre yung araw is source din ng vitamin D. Different type of vitamin D. Kasi ito, vitamin D3. Kaya nga ngayon, sinasabi yung mga matatanda na dahil lockdown o ano, bawal pa lumabas yung mga tao, kailangan natin mag-consume, uminom ng vitamin D3. Kasi hindi tayo masyadong naarawan. Yan. Okay guys, bali yun lang yung masishare ko. Yung mga nagagamit ko. Ito mahalaga to. Kung kaya nyong mag-injection, much better. B-complex. Okay, sa susunod na lang ulit. Maraming salamat. Morning guys. Bali, papakain tayo ngayon. Papakain.
update lang siya na deworm ko kahapon. Yan. Kasi iba, sabihin na pag na-deworm, walang gana o ano. Ito yung... Yan. Sila. Yung dini-worm ko, binigyan ko ng vitamins na injectable. Up, up now. Agawan niya eh. Yan. So, wala namang side effect na hindi kumain o matanglay. Yan. Yan, oh. Makikita naman ninyo, okay naman sila. Hello. Mm. Papakainin ko yung mga malalaki. Bali yung malalaki ko, block. Ganito na. Kasi tigas ng ice to. Pagkain. Bali sila ng bahalang magnat-nat yan. Habang nag-enjoy silang kumakain, yung ngipin nila, nalilinisan, tapos yung panga nila, mas lalong lumalakas yung biting force. Mahalaga yan, lalo na kapag mga pang-sports yung aso nyo o sa mga tinitraining na pang-guard dog. At least yan, nare-retain nila yung lakas ng panga nila. Ito naman yan. Yung apat, mamaya maglilinis ako kaya nalagay sa sutas. Yan, ganyan lang naman magpakain. Ubus na nila lahat. Yan. Ito, ubus na rin yun. Ito. Yan. Mag-enjoy silang kumain. Okay guys, bali ganyan lang yung ginagawa ko. Basta pag nagbigay ng raw prating may bone. Mga large breed, kahit block will block yun ang ibigay. Tapos, yun, ganun lang. Huwag lang, ang mahalaga, huwag you overfeed. Okay guys, sa susunod ulit.